Pero ito, makita niya yung sakit nga niya. Parang pangkain din talaga. Tapos pagka kinapaan niyo mga fast snack, talagang nag-i-stop yung kuko mo. So sa madaling salita, para siyang rainbow na nag-change ng color. So magandang araw muli mga fast snack, and welcome po muli dito sa ating vlog. So today po, ito, nakikita niyo po yung ating koyo bearing. So ayan, isa rito is genuine, and yung isa rito yung tinatawag nila na class A bearing. So ngayon mga ka-fast track, samahan nyo ko para tingnan natin kung paano ba natin malalaman yung genuine na koyo. So first of all, ayan, makikita naman natin sa box, no? So ito si genuine, ayan, yung box niya is maganda yung pagkaka-print kumpara dito kay class A. Ayan, yung class A halos na tutungkap na yung pinaka mga printing niya. And yung quality ng box is medyo malambot. So yan yung first thing na pwede nating makita. Yung quality ng box, eh pwede niya lang i-represent yung quality ng binibili nating bearing. So next is yung kanyang label ng kanyang size. Dito mga ka-fast track, naka-print siya di sa mismo niyang box. And may malaki yung printing niya. So kumpara natin dito sa class A. So ito yung class A natin is naka-sticker siya. Tapos yung kanyang number is maliliit. So mga fast track nga pala, meron ding siyang, si Koyo meron ding labas na merong sticker. Pero hindi ganito kaliit yung printing ng label niya, ng pinaka size niya. Then so ito naman yung isa sa mga Koyo na merong sticker na label. So makita nyo naman, maganda naman yung kanyang texture and malaki yung numbers and letters. So next nating pwedeng i-check dito sa kanyang box is yung kanyang holographic sticker. So makita niyo mga ka-fast track, kapag minumove niyo yung box niya, is nag-change siya ng color into blue, green, yellow, orange, red. So sa madaling salita, para siyang rainbow na nag-change ng color pag minumove mo siya in different direction. So yan ang pwede natin i-check. Samantalang si class A is ayan, silver. Although nagkukulay siya ng iba't ibang kulay, talagang ma-fake ka talaga kasi may kulay siya. Kaya lang, hindi siya ganun katingkad. More on silver lang siya. Ayan. So, kumpara dun sa kanina, is buhay na buhay yung mga kulay niya. So, mga fast track, dun nyo pwedeng i-check. Dun pa lang, pwede na natin i-check. Ayan. Compare natin kung ganun katingkad si genuine kay class A. And before we proceed para i-check yung loob ni Koyo Bearing genuine and class A, please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayo updated para sa mga bago pa nating mga videos. Siya nga pala mga fast track, para sa mga gusto mag-wholesale, available nga pala itong ating Koyo Bearing na genuine. So check nyo na lang yung prices doon para makita nyo rin na doble lang pala ang halaga ng genuine kesa sa class A. And so ayan mga fast track, so balikan natin itong ating Koyo Bearing. So isa pa tayong pwedeng pagbasihan kung genuine ba yung Koyo na nakuha natin is yung meron siyang seal. Ayan mga fast track, para siyang scotch tape na may naka-imprinted na Koyo. Samantalang ito si class A is wala talaga. So ayan, yan yung isa pa natin pwedeng pagbasihan before natin buksan yung ating nabiling Koyo bearing. So ayan, let's go and buksan na natin tong ating Koyo and makompare natin yung loob. So itong si class A, makita nyo yung plastic niya is parang nakabalot candy. And samantalang itong si genuine is wala lang, naka-wrap lang sa kanya yung plastic niya. Although magkamukha sila ng ng wrap, pero ito makita niya yung sakit niya. Parang pang-candy talaga, tapos yung dulo niya is parang may mga groove. Means na talagang yung packaging nila is pang-makina, maramihan talaga. Pang-bulk. Hindi ka tulad nitong si genuine, ayan. So nakabalot lang siya, simpleng balot lang ng plastic. Ayan. So doon, pwede kayong ma-trick doon dahil magkamukha sila ng plastic. So, yun mo, original, kung magkamukha ng plastic. But no.
You have to be ano pa rin, mapanuri pa rin, no, sa mga binibili natin. So ayan mga fastback. And then dun sa pinaka bearing niya mga fastback, makita nyo yung kanyang printing is smooth. It means wala siyang groove. So masasalat nyo naman na talaga naka-print lang siya, hindi siya naka-engrave kumbaga. Ito si Class A. Ayan, ganyan lang siya, naka-print lang yung brand niya and yung size niya. So pag tinignan naman natin tong si Genuine. Ayan, subukan natin si Genuine. So ayan, so pagka kinapaan nyo mga fast track, talagang nag-i-stop yung kuko mo kasi nga sumasabit dun sa groove nung kanyang pagkaka-engrave nung kanyang size and yung brand na Koyo. So yun yung pinaka-the best na ginawa ni Koyo na hindi nagagaya ni Class A yung kanyang pagkaka-engrave. And so ayan mga fastback, sana natulungan kayo ng video na to para i-review kung ano man ang nabili nating mga bearing, kung genuine ba o Class A lang. So muli mga fastback, maraming salamat sa panonood ng video na to and please don't forget to like, share and subscribe para lagi po tayong updated sa ating mga bagong videos and paki-share na rin para sa ating mga riders. Keep safe and ride safe mga kapastra.